Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, dalawang araw na lang ang natitira bago mag-finals. Habang si Rukawa naman, ay inalok si Sakuragi na sabay silang mag-practice upang matalo ang kupuna ng Aichi sa darating na finals. Dahil pareho lang ng pangarap sila Rukawa at Sakuragi. At ito ay matalo sila Muroboshi at Morishige sa laban at maiuwi ang tropeyo sa kanilang distrito na sinang-ayuna naman ni Sakuragi. Kaya naman, sabay silang mag-e-ensayo ni Rukawa hanggang dumating ang finals. At dito na nagtatapos ang Chapter 195 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng SlamDunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 196 ng Winter Tournament. Nawala na nga ng pag-asa si Sakuragi na mag-ensayo pa. Dahil na nga sa walang ilaw sa kanyang napuntahan na court. Ngunit, dahil sa biglang dumating si Rukawa at dahil sa matandang nasalubong ni Rukawa, nagkaroon sila ng idea kung saan sila pwedeng mag-training ni Sakuragi. At habang naglalakad si Rukawa at Sakuragi, papunta sa court kung saan itinuro ng matanda na pwede silang mag-practice, bigla namang nagsalita si Sakuragi. "Hoy Soro, may gusto lang akong itanong sa'yo. Kilala mo ba yung matandang nakasalubong ko kanina? Kasi ngayon ko lang ito nakita, pero namumukhaan ko talaga siya. Ngunit, hindi ko na talaga matandaan kung saan ko nga ba ito nakita. Pero, ito pa ang pinagtataka ko, kung bakit niya nga ba talaga tayo tinutulungan at kung ano nga ba talaga ang kanyang plano para sa atin. Kasi, parang nagkaka-idea na ako na tinutulungan niya talaga tayo. Biruin mo, alam niya na magpa-practice tayo. Tapos, itinuro niya pa sa atin kung saan tayo pwede mag-practice. Dahil kung simpleng matanda lang yun, siguradong wala itong pakialam sa atin. At siguradong hindi naman niya tayo papansinin eh. Pero yung matandang yun ay kakaiba talaga. Kaya naman, sino kaya ang matandang yun? At ano nga ba talaga ang balak niya para sa atin? Yan ang pagtatanong na sabi ni Sakuragi. "Gunggong, huwag mo akong tanungin sa bagay na yan. Dahil kahit ako, hindi ko siya kilala. At ngayon ko lang din ito nakita. Nagulat na lang ako kanina dahil bigla niya akong nilapitan habang naglalakad ako. At sinabi niya sa akin na nandito ka nga. At sinabi din niya na hindi tayo makakapag-practice sa lugar na ito. Kaya naman, nagturo ito ng isang lugar kung saan tayo pwede mag-insayo ng gusto. Pero sa totoo lang, kahit ako nahihiwagaan sa matandang yon. Kung bakit niya nga ba tayo tinutulungan. At kung bakit niya tayo binigyan ng pagkakataon upang makapag-insayo. At katulad niya ng sinabi mo, sobrang laki ng tulong sa atin ng matandang yon. Dahil sa tagal niya nang nanonood ng Winter Cup, siguradong kabisado na nito ang lahat ng patakaran at takbo ng bawat manlalaro. Kahit pa ang mga abilidad ng bawat isa sa atin, na kahit ngayon niya lang tayo nakita, alam niya na agad na may potential tayo. Kaya naman, kung sakaling makikita natin ang matandang ito sa court na pag-e-ensayuhan natin, hindi tayo magdadalawang isip na humingi ng tulong sa kanya. Kaya Sakuragi, kapag nakita natin ang matandang ito, gawin natin ang lahat upang turuan niya lamang tayo kung paano at kung ano ang dapat nating gawin upang matalo ang kupuna ng Aichi. At sigurado ako na napanood din ng matandang ito ang laban ng Aichi sa semifinals. Kaya naman, kung sakaling nandito ang matandang yon, wala na tayong aaksayin pa na panahon at papakiusapan natin ang matandang yon na kung pwede siya ang mag-training sa ating dalawa. Yan naman ang sabi ni Rukawa. "Tama ka nga Rukawa. At natatandaan ko din na sinabi niya sa akin na bago palang magsimula ang Winter Tournament sa kauna-unahan nitong liga ay nandito na agad siya at napanood niya na ang lahat ng naglaro dito. Kaya naman, ang lahat ng malalaro na naglaro dito at ang lahat ng mga kupuna na malalakas ay nakita niya na ito. Kaya naman, may posibilidad na malaki talaga ang maitutulong ng matandang ito sa atin. At sigurado ako na marami itong maituturong galaw sa atin na kahit kailan ay hindi pa natin nakikita sa buong buhay natin. Subalit, ito lang ang malaking tanong na gumugulo sa isipan ko, na kung sino nga ba talaga ang matandang yon, at bakit niya tayo tinutulungan.
Pero kahit na sino pa siya, sana naman makita na natin siya dito. Yan ang pagtatakang tanong ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, sa pagpapatuloy ng paglalakad at pag-uusap ni Sakuragi at Rukawa, hindi nila napansin na nakarating na pala sila sa lugar kung saan itinuro ng matanda na pwede sila mag-ensayo. Rukawa, andito na ata tayo sa lugar kung saan itinuro ng matanda na pwede tayong mag-ensayo. Yan ang pagtatanong na sabi ni Sakuragi. Habang si Rukawa naman ay gulat na gulat sa kanyang nakita na court. Ano? Ito pala ang tinutukoy na lugar ng matandang yun? Hindi pwede! Dahil ang court na ito, grabe! Kinakabahan na sobrang saya ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako makapaniwala. Yan ang sobrang gulat na sabi ni Rukawa, na talaga namang ipinagtaka ni Sakuragi ng sobra. Huy Soro, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pa bigla kang nanginginig dyan? At tila ba nagulat ka ng uso sa court na ito? Ano bang meron sa court na to? E mukhang simpleng court lang naman ito na pinaglalaruan ng mga dayuhan na tao. Yan ang pagtatakang tanong ni Sakuragi kay Rukawa. Habang si Rukawa naman ay biglang humarap kay Sakuragi, sabay naging seryoso ang kanyang muka. Sakuragi, ang court na ito ay talaga namang hindi ko makakalimutan kahit na kailan pa. Dahil ang court na ito ay ang aking unang napaglaruan ng basketball. At oo, hindi ko na matandaan kung saan at kung paano ito puntahan. Pero ang court na ito ay hindi ko talaga makakalimutan. At kung makikita mo yung board na yon sa gawing kanan, ako ang dahilan kung bakit may ganun doon. Dahil sinulatan ko ito at rinuwingan noong panahon na aalis na ako sa lugar na ito. Pero, alam ko na at natatandaan ko na Sakuragi na yung matandang yon na nakasalubong nating dalawa, siya yung una kong naging coach noong bata pa ako. At siya yung naghubog at nagpahusay sa laro ko noong 15 anyos pa lamang ako. At kung hindi ako nagkakamali, siya yung matandang basurero na nasa paligid-digid lamang. Pero kung maglaro ng basketball, ay talaga namang sobrang husay. At tinatalo niya lamang ang mga varsity noong bata pa ako. At hindi pa ako masyadong marunong sa basketball. At yung matandang yon ay talaga namang tinutukso lamang dati. Pero nung nakita nila ang laro ng matandang basurero na yon, ang lahat ng malalaro dito dati ay talaga namang namangha sa kanya. Na kahit maliit lamang ito at 5-5 lamang ang taas, meron naman itong pambihirang abilidad na hindi kayang pigilan ng mga malalaro. At kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga malalaro na mas malalaki sa kanya. At kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa point guard noong kasaysayan niya. Kaya naman, hindi na ako pwede magkamali sa Sakuragi. Dahil natatandaan ko na ang matandang yon. Dahil siya lang naman ang naghubog sa kakayahan ko. Kaya naman, siya ang kauna-unahan na tinawag kong coach. Ngayon sa Sakuragi, kailangan talaga nating makita ang matandang yon. Dahil siguradong malaki talaga ang maitutulong nito sa atin. Malaki ang magiging papel ng matandang yon para lumakas ba tayo ng gusto. At siya lang naman ang matandang hinangaan ko ng todo. Dahil ang matandang yon ang naging inspirasyon ko kung bakit ko gusto maging numero unong malalaro sa bansa na ito. Dahil ipinangako ko sa matandang yon na sa muling pagkikita namin, isa na akong ganap na malalaro at numero unong malalaro dito sa bansa. Pero dahil sa nagkita kami agad, mukhang hindi pa natupad ang aking ipinangako sa kanya. Dahil hindi ko pa nakakamit ang pagiging numero unong malalaro dito sa Japan. Pero kahit na ganun pa man, kailangan pa din natin siya makita sa Sakuragi. Kaya naman, tara na, hanapin na natin ang matandang yon. Dahil siguradong siya ang magbibigay sa atin ng kakaibang lakas upang matalo ang Aichi. Yan ang sabi ni Rukawa, na naging dahilan upang matulala talaga ng gusto si Sakuragi. Anong sabi mo? At seryoso ka ba sa sinabi mong soro ka? Na yung matandang yon ang unang lalaki na nagturo sa'yo. Ang unang tao na nagpamunat sa'yo sa larong basketball. At ang taong kinatatakutan sa lugar na ito, kahit isa lamang siya nagbabasura. Mukhang kailangan nga talaga nating hanapin ang lalaking yon. Tara na Rukawa, hanapin na natin ang matandang yon. Yan naman ang sigaw ni Sakuragi, na naging dahilan upang magsimula na silang libutin ang buong lugar. At naghiwalay sila upang mas mapabilis ang paghahanap nila sa matandang nagturo kay Rukawa noong bata pa ito. Ngunit, kahit saan sila magpunta, hindi nila makita ang matandang nakasalubong nila kanina. Ano na Rukawa? Hindi mo ba siya nakita? Yan ang pagtatanong na sabi ni Sakuragi. Hindi, ikaw ba? Nakita mo ba siya? Yan naman ang sagot ni Rukawa. Hindi din. Lahat ng sulok ay pinuntahan ko na pero hindi ko talaga siya nakita. Yan naman ang sabi ni Sakuragi. Nang biglang may nagsalita sa likuran ni Rukawa at Sakuragi.
at ng paglingon nilang dalawa, laking gulat nila dahil sa kanilang nakita. At dito na nagtatapos ang Chapter 196 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa may hindi nag-i-skip na ating ads.